ABS, traction control, modes. So halos lahat yata ng specs nandito na. Where are you? You? Morning. So, ito muna ang gagamitin natin ngayon for today's video. Pagas tayo. Ano meron? Racing! Sheesh! Ah! Nakayaan lang mo agad ako ha. Apple tank po. Ah, paalam mo? Steven Dodds. Ayan, shoutout Sir Steven. Ayan, salamat na nanonood lagi sa atin. Ayan, nakilala pa tayo ni Sir Steven dito, no? Ayan, salamat. And check 705. So dapat 805 nandito tayo sa Pampanga, no? Doon tayo ng camera. Alright. Ingat, ingat. Let's go. Siguro dahil bago yung motor ko. Ano, lagi naman ako excited tuwing umuwi ng ano, ng probinsya. Pampanga lang naman yun, kaya napakabilis lang ng biyahe, este bro. What? hindi niya abot. Yun, no? Meron pa tayong 596 pesos. So, let's go. Let's go. So, 705 tayo umalis doon. So, hopefully makarating tayo doon sa ating pupuntahan ng 1 hour. So, mag-ingat lang tayo. Napakasarap gamitin. Kasi bro, honestly, wala yung power na hinahanap mo rito. Lalo na kung naka-experience ka na ng 1000cc, tapos wala, 600cc. Kung nasanay ka sa 600cc or 1000cc sa mga liter bikes, mabibitin ka rito. Pero kung yung hinahanap mo is something na hindi speed, sigurado ako matutuwa ka dito. Baboy. Ayun oh. Ay! Nakausap niya ako. Ay! Hello my brother and sister. So ito yung medyo malayo-layo naming ride ni CX4, no? Tayo kasi malayo-layo pagka nakapag 200 ka. So hindi naman tayo nag-overspeeding na. Ito na. Load pa naman ako and 100% sure ako doon. Kaya no need to worry. So diba? 443. Ay, may nagpapasan na ng cross eh bro. Sabi ng bata bomb. Palaging tino todo bawat gagawin. Pahinga lang kami dito.
Ito na yung ZX4RR, no? Isang oras ko din kinuha mula din sa Manila papunta rito kasi walang traffic. And ito, kasama nga pala natin ng Gaspol Boys. Gamit nila yung ADS, yung Bristol ADS 160. Ito yung nakamag. Then, okay naman suspension. Okay na okay? Puta, grabe pala suspension nito. Ang pogi, di ba? Alright, so pupunta na po kami sa bypass. Ay! Mak-mak! Mak-mak! Finalist! 4R! ZX4! Sige! Salamat! Ito yung latest from Kawasaki and isa sa pinakamainit na bike na pinag-uusapan ngayon dahil siya ay inline 4 expressway legal. Wala rin akong masabi sa forma dahil makita nyo napaka-aggressive yung iba ginagawang track bike. And of course ang special sa bike na to kaya mahal siya aside from inline 4 engine is auto blip na siya and quick shift, so you don't need to squeeze the clutch pagka bumabiyahe kayo unless mag-neutral or from neutral to first gear. And then Kawasaki Racing Team, ito yung kanyang inline production. Same with the ZX 25R, ZX6R, and ZX10RR. So, ABS, traction control, modes. So, halos lahat yata ng specs nandito na. Ang wala na lang siguro, cruise control. Pero itong bike na to, hindi naman kailangan ng cruise control eh. Hindi naman siya pang touring adventure. And then, one thing, kung gamit yung slitter bike or 600cc, you can't compare yung power nito kasi nga, maninibago kayo. Pero kung bago lang kayo sa 400cc, this one is best beginner bike. This one is best beginner bike, I could say. Then, it has a full adjustable Showa rear suspension and inverted front suspension. And then, ito, nilagay ko lang itong mga pads eh. Performance niya ngayon, napaka-smooth, napaka-lambot ng clutch, napaka-lambot ng throttle. It has a TFT panel gauge, full TFT yan ha. Then, nandiyan na lahat ng specs na hinahanap nyo. Sabi ko, cruise control lang yung wala dun sa, kung kukumpara mo sa ibang sports bike. Like S1000RR, may cruise control yun eh. Pero the rest, nandiyan na lahat, auto blip, quick shift. Then, it has a twin, yan o, twin disc plate, twin caliper. Kumbaga ito, Kawasaki brake calipers, twin disc plate, difference niya from ZX25R. Actually, sa pagdating sa body, chassis and fairings, 100% pares lang sila ni ZX25R eh. So, ang pinagkaiba lang, aside from the engine na mas malaki yung kanyang bore and internal parts, meron siyang twin disc brake. And then, muffler niya is side mounted na, unlike yung previous ZX25R na underbelly. Then sa tire naman, naglaki lang ng konti. This one is 160. Yung ZX25R is 150. So, magdagdag ng 10. Binurn out ko yung gulong niya. Ayan. Napakalambot, soft compound. So far, ang nilagay ko pa lang dito, itong tail tidy niya. Muffler, powered by Zeus, GRX Motonetics Slider. And wala pa naman akong binago, kahit windshield is stuck. Ito, binorder ko sa Shopee. This one is, ang tawag nila rito, winglet. Ayan, carbon winglet. Shopee Racing ko lang inorder yan. And, ayun, sa mga tatanong ng tunog, pag naka-idle, ayan lang naman ang tunog ng ZX4RR. Nakasus na kasi yan. Sheesh. Yun. So nag-shoot lang kami dito ng intro ko. Nabalik na rin tayo ng Manila. Let's go.
kagad na. Hindi yung speed yung kina-enjoy ko rito, kundi yung size niya eh. Well, honestly kasi, Ste bro, yung size niya, saktong-sakto sa height ko. Meron daw nag-aantay sa atin. Meron daw nag-aantay sa atin sa Burger King eh. Ito na yung Burger King Guagua. So magbomba tayo, tignan natin kung may lalapit ah. Pag wala, diretso na tayo, diretso na tayo uwi. Alam kami nag-aantay daw dito eh. Ayun! Sabi sa inyo, di ba? May nag-comment sa atin, may nag-aantay daw dito sa Burger King. Ikaw yung nag-comment? Ikaw yung nag-comment? Ikaw yung nag-comment, no? Nag-comment kayo, no? Ah, sige, tara, tara. Sabi ko na eh. Nag-review mo yata doon? Oo, nakita ko yung comment eh. Kaya sabi ko, sige, hinto nga ako sa Burger King. Kung nakaraan, dala mo yung R6 ba yun? R6? Yun, ang pinas-pinas mo rito eh. Eh, hindi ko nabasa yung comment mo nun. Right, so bumili tayo sa Levi's ng pants. Salamat kay sir. Titape sa likod ng motor natin na sports bike, sana hindi malaglag. Parang kahit wala na to sir, no? Parang... Abangan nyo yung mga gagawin nating ride and set up sa motor na to. For sure, nag-enjoy ako sa motor na to. And for sure, tatagal to sa atin. And papagandahin natin lalo to. Ayan. So that's all for today's video, Ste bro. Ride natin Expressway Ride with CX4RR. Sampong mamuna bago tapusin. Woo! Maraming salamat. Ingat lagi.